Kumusta? Welcome to my vlog. This is FJ, and in this video, kaibigan, I will be telling you what are the editors that I use in doing my videos. Bakit ko ginagawa ang video na to? Simple lang. Recently, when I had the join button of my channel activated, I posted a portion of the video that I made to promote my join button or my community. I posted a portion of it in my Facebook account. And surprisingly, marami ang nagtanong sa akin kung ano daw yung editor na ginamit ko. Ito yung video. Activated na po ang join tab ng aking channel. At dahil dyan, inaanyayahan kita na maging bahagi ng aking community. Sa pamamagitan po ng pagpili sa alinman sa tatlong levels o membership levels. Diba? Pinakitaan ko lang ng kaunting effects, diba? Para ma-impress sila. Well, this is not bragging. Marami talagang nagtanong sa akin. I answered some of them. When they asked me, ano yung editor na ginamit ko? I told them I only use two. Kinemaster and FilmoraGo. FilmoraGo and Kinemaster are very well known to be applications, mobile applications, and you are right. Never po akong gumamit ng laptop sa pag-edit at sa paggawa ng videos ko. Hindi ako komportable sa laptop. At mas gusto ko rin yung cellphone kasi, alam mo yun, kahit saan ako, nakaupo ako sa gilid, nakaupo ako sa tabi, nag-aantay ako sa linya, may nagagawa ako. All I need to have is a cellphone fully charged or, you know, a power bank. Para just in case mamatay ng cellphone, eh, makapagpatuloy pa rin sa pag-edit ng videos ko. Okay, I have more than 100 videos dito sa channel ko and all of them are edited using FilmoraGo and Kinemaster. Or Kinemaster. Okay, ginamit ko lang. It's either FilmoraGo or if not, Kinemaster. Ano ba yung nagugustuhan ko sa FilmoraGo? Okay? Ang gusto ko sa FilmoraGo kasi hindi siya kagaya ng ibang editors na yung kanyang watermark na FilmoraGo ay mula sa simula ng video hanggang sa pinakahuling bahagi ng video. So, what I like about FilmoraGo 9 is that when you edit it, pagkatapos mo mag-edit, isave mo yung video mo, yung watermark niya na may FilmoraGo ay nailalagay lang doon sa end part. Ang maganda doon, kapag nag-upload ako sa YouTube, inuumit ko na, hindi ko na isinasali, pinuputol ko na yung portion na kung saan makikita natin yung watermark na FilmoraGo. Basically, kapag na-upload ko na yung video ko, it will not have the watermark anymore. Okay? That's what I do whenever I use FilmoraGo in editing my videos para nga sa YouTube channel ko. Marami akong videos na nagawa using FilmoraGo. Okay? Most of them are the oldest ones. So, malinaw na. Kung ano yung ginagawa ko para mawala yung watermark sa FilmoraGo na application. So, ngayon naman, may bago akong nakilala. And it is Kinemaster. At mas na-prefer at mas nakasanayan ko na rin yung Kinemaster sa ngayon. So, yung Kinemaster, normally, kaibigan, ay meron talaga siyang watermark. Mula sa simula ng video hanggang sa pinakahuli. Huling bahagi ng video, meron talagang watermark. Kung magtatanong kayo bakit walang watermark yung video ko edited using Kinemaster, simple lang yung ginawa ko. I did not install Kinemaster through Google Play. Okay? Kasi sa Google Play, kapag nag-install ka ng free version of it, wala kang babayaran pero may watermark. Ngayon naman, kung gusto mong matanggal yung watermark, you need to pay for a certain amount. Para nga sa subscription for 1 year or more. Or lifetime ba? Hindi ako sigurado. Ang ginawa ko, I searched hanggang sa may nahanap akong video. Okay? I forgot what's that video. But I'm sure that I learned out from that. Oh, shout out sa vlogger na yon. Maraming salamat sa iyo at natuto ako. And this time, it's my turn to share what I learned and what I know and what I do para nga sa ikabubuti ng aking mga videos. Kahit papano, kahit yung watermark man lang, eh, maiwasan ko na. Maisalba ko na yung sarili ko sa headache out from that watermark na pwede natin makita dito or dito, anywhere in the video. Wala nang watermark kasi I did not install it through Google Play. Ang ginawa ko, I installed it through this application. AC Market. Okay? Ang gagawin mo sa AC Market, you need to go to google.com. Or let's say Google, sa browser mo, hanapin mo yung AC Market space APK. Click mo yung search button, tapos voila! Pwede mo i-download yung APK, yung application version ng AC Market. Kasi nga, cellphone yung gagamitin natin. Cellphone yung ginagamit ko.
Now, after downloading it, you need to install AC Market APK na download mo sa browser mo. And after that, ang gagawin mo na lang is hanapin mo doon sa AC Market na application yung Kinemaster. Let's take it this way. Yung AC Market ay para siyang Google Play. Kaya lang parang mga smuggled. I am not encouraging it to be illegal, ah. I really had to do this kasi wala pa naman akong pambayad kasi nagsisimula pa lang ako sa aking channel and ayoko muna maglabas ng pera. So, buti na lang at nahanap ko at natutunan ko yung ito. At I found out na meron pala mga pamamaraan na pwede natin gawin to really avoid watermark in our videos. Okay, so, download Kinemaster from AC Market. By the time that you install it on your phone, beginning to end of your video, wala nang watermark na makikita. Wala nang Kinemaster na makikita sa kung saan mang sulok ng video natin. As simple as that. Okay? Do you have any questions? Or anything that you want to say? Kindly comment it down in the comment section. I would love to read them. And if you have questions, I would appreciate you doing that. And I will gladly answer your queries. Maraming salamat, kaibigan. Ngayon naman, I cannot afford to end this video without shouting out a channel, okay? A channel that is the very first member of my community, of my join button, or of my community. And this channel is Jessica D on the Road. And please do not forget to subscribe to her channel, and of course mine. Sigurado ako marami kayong matututunan sa channel na to, and that includes vlogging matters. Okay? Again, I am welcoming you in my enjoying community. I would be so happy, honored to have you in my community. Tingnan nyo lang yung join button dyan sa baba at hanapin nyo yung perks. Tapos may kaakibat na presyo yun. Ang sa tingin nyo ay kaya at gusto mo. Maraming salamat, kaibigan, ha? I would love to still have you in my channel. Don't forget to subscribe. Paki-ring the bell, ha? Maraming salamat. God bless.